keuangan paling lama. Apalagi sebenarnya pergi waktu itu sekarang-kadang mahal berhen dan salah dilum nanti salapan ng ating namang nasa ating mga pagkabasa ating mga kaibigan. At ang ating mga kasalapan maging karapat at pagpapit na sa badano ng pagpiliw. Inaamin ko sa matatanggalin ng Diyos at sa iyo ang mga kapatid at mga kapatid sa buhay na wala magkain. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. As we venerate the glorious memory of the Most Holy Virgin Mary, grant we pray, O Lord, through her intercession, that we too may merit to receive from the fullness of your grace, from Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures he gives me repose. Beside restful waters he leads me. He refreshes my soul.
for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are on my side with your rod and your staff that give me courage. The Lord is my shepherd, there is nothing to fear. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord is my shepherd, there is nothing to fear. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd, there is nothing to fear. Kinakawag na rest day.
Kasi sabi na ako ay ayon sa mga dalubhasa na mahalaga yung ipinipong pagkilos sa workplace kapag mayroong pamamahala. Kahit na po sa dami ng pwedeng gawain, yung hinihila mo ng yung pong pag-aaral po kapag sa workplace ay 8 hours every day. Yun yung may bibigay na oras ng tao na mas ipitipo niyang malulog pala ang kanyang mga gawain. Kaya po kahit mo sa panahon ng pagkilos, sapagat may mga pagkatao na nakot yung maalala, pinropose para daw mabawasan ang congestion sa Metro Manila, ay ang trabaho lang ay mabawasan pero magdadagdag ng oras. Instead na 5 days a week, magiging 4 days a week. Kaya naman ay magdadagdag ng tagadalawang oras bawat araw. So, 4 na oras naman ang magtatrabaho, pero 10 hours na magtatrabaho. So, hindi naman ang gusto yun sapagat binibigyan nyo ng pagkakahalaga yung pagpapahinga. Yung ipitipong pagkilos na pwedeng gawin ng isang tao para po sa kanyang gawain. Ano man yung kanyang gawain, maging ito man ay manual o maging ito man ay clerical o intellectual. Muna, pagpikap po natin yung kahalagahan ng pagpapahinga. Sa naranak po ng ating pananampalataya, sa gawain ng pagpapalago ng ating pananalig, ay nakita po natin na si Jesus ay walang oras kasama ng kanyang mga alagad na makapagpahinga dahil sa sila ay pinudumog ng tao, dahil sa sila ay pinudumog ng mga tao na nananis na mapagaling sa kanilang kalamdaan. Lalo-lalo po yung panahon na kung saan ay sinabi ni Jesus para silang mga tupa na walang pastor. Kaya po, ito ay sa larangan ng ating pagkilos bilang pagpapalago ng ating pananampalataya. Nakikita po natin yung problema nito, hindi lamang po nung panahon ni Jesus. Kahit na po ngayon, dahil sa kakulangan ng manpower, isa po yung number, kulang po yung mga pari. At ito yung patuloy ng paanyaya ng simbahan na ipadalangin nyo sa may-ari ng upasa na magpadala ng mga manggagawa sa pagkulang na kulang sa mga kahit ako sabihin natin ngayon naman mas marami ngayon ang pari kaysa noong 10 years ago, 20 years ago, no? Pero marami na rin mga tao ngayon, no? So kaya yung ratio ay mayroong kapulangan. Kaya sabi na natin isang solusyon na mabibigyan natin ng pansin ay ang madalami na magpadala ang may-ari ng upasan ng manggagawa sa kanyang upasan. Kaya yung patuloy natin kung kayo ay nais na magpari o baka naman yung mga sa buwan ay nais na magpari. Maliban na meron pa ikalawang makita po natin
Nandiyong tugunan ng simbah, lalo-lalo po ng Second Vatican Council, no? Na sa patuloy na aktibong pagpinahon ng mga laiko, na mga itinuturi, na mga ninyo, no? Yung mga binyaga, na para tulungan yung pare na mabawasan ang pwede niya isa katumparan para po lalong mapagtibay ang ating pananampalataya. So, bagay na patuloy natin inaanyayahan, kaya nga po may mga pagkataon na tayo nananawagan sa mga organisasyon na nawa ay matulunan, yung po mga ministries, yung po mga panawagan natin na nawa ay makatulong ang mga laiko. Lalo-lalo na sa aspeto na kung saan ay hindi ninyo mabibigyan ng pansin, patuloy po yung bawa na mga katikista. Ngayon ay meron tayong tatlong nagsasalay para maging mga katikista.